without mental reservation. Mabigat ang responsibilidad ngayon ni Senator Risa Ontivero sa pagpasa ng kanyang bagong mandato sa Senado. Binigyan din ito ni outgoing Vice President Lenny Robredo sa panulumpa ni Ontivero para sa kanyang ikalawang termino. You are now the highest elected official sa oposisyon. And lahat kami masaya na ikaw yung natitirang humahawak ng ating bandila. Sabi ko kay Senator Risa, ikaw na yung leader namin. Kaya please know na nasa likod mo lang kami. Nasa likod mo lang kami, tutulong kung kailan mo kami kailangan. Tiniyak ni Ontiveros tutulong ang oposisyon na palakasin ang ekonomiya at mga programang pangkalusugan. Pero patuloy anya na magbabantay ang minorya at pupunahin ang anumang dapat ituwid at itama. We'll fight back harder against rumors, lies, propaganda, and fake news. Let me make this even clearer. This is a stern warning to all the dubious characters in the fake news universe. This time, we will not let your reckless disregard for truth slander our democracy, our country, ever again. Solo namang subalang sa legislative orientation si Senator-elect Rafi Tulfo. Nag-practice pa siya kung paano magsasalita sa session hall. Point of order. Bukod sa nag-aaral ng Special Public Administration course sa UPNCPAG, kumukonsulta na rin si Tulfo sa mga eksperto at senior senators para hindi anya siya mangangamote bilang bagitong senador. If he wants to be a good leader, he must be humble enough na para tanggapin na hindi niya pa alam ang lahat, hindi siya magmamarunong. Kaya with that, ako ay palaging nag-aaral at gusto ko matuto, and I'm always listening, plus I think I have those qualities. I'm a fast learner, and very, very important is I know how to use common sense. Unang ihahaing panukala ni Tulfo gawing krimen ang tinatawag niyang wage theft para maparusahan ang mga employer na hindi na nagpapasweldo ng tama at inaabuso ang mga tauhan. Suportado rin ni Tulfo na ituloy ang war on drugs, pero imbes na patayan, pabor siya sa rehabilitasyon ng mga adik. Samantala, sa kababatang barangay chairman na si Robin Del Rosario ng Bukawe, Bulacan, nanumpa si Senador Joel Villanueva. Nangako siyang masisipagan ng paghahatid ng disente trabaho sa mga Pilipino. Definitely, ito'y tungkol sa paggawa at paglikha ng trabaho. Gusto natin ipasa yung insurance unemployment. Linggo naman ng gabi, nagpaalam na sa mga mamamahayag ang magka-tandem sa halalan na sina Senador Panfilo Lacson at Senate President Vicente Soto III. May paalala ang dalawang veteranong senador sa mga bagong senador at sa bagong minorya. Practice due diligence. Makukuha mo. Makukuha mo ang tamang pulso kung ano dapat ang kilos ng isang senador at kung ano ang trabaho ng senado. Pinaka-importante siguro muna ay know your place. Kailangan mag-research talaga para alam nila yung tatanungin nila. Sa Kamara, kabilang sina Quezon City Congressman-elect Arjo Ataide at Agimat Party List Congressman-elect Brian Revilla sa 28 bagong kongresista na sumalang sa 3 araw na executive course on legislation mula sa UPNCPAG. Ituturo sa kanila ang pagbalangkas ng pambansang budget, proseso ng paggawa ng batas, tamang decorum sa mga sesyon at pagdinig, obligasyon sa mga nasasakupan at pagsusulong ng advokasya. Sherian Torres, ABS-CBN News.